So, ayun, what's up mga Repa Pips? Dumating na nga yung ating iniintay na customer dito. So, meron tayong bagong project dito na i-customize. So, bali, simplihan lang gagawin natin dito mga Repa Pips dahil hindi naman ganun kabigat ang kanyang budget. So, kumbaga, saktuan lang para lang magmukha siyang bago o ma-refresh lang siya. Hindi natin kailangan gumastos dito ng napakalaking pera para maging parang show type yung dating niya. Kumbaga, dilinisin lang natin ito gamit yung ating spray, airbrush, at syempre konting linis. Palitan natin ng konti yung mga dapat ng palitan. Ayusin natin yung mga pwedeng nabubulok na na kailangan ng tanggalin. Itapon na natin yung mga yon. At pagkatapos is bubuhay natin ito ng maayos isa-isa mga Repa Pips. So bali, pagkatapos namin magkasundo sa kung anong pinag-usapan namin dito is uupisahan na natin itong tanggalin isa-isa, parts by parts mga Repa Pips. Bali, unang bungad pa lang sa kanyang motor mga Repa Pips is sa tingin ko marami na rin pwedeng piyasang palitan natin dapat dito, tulad na ng speedometer, kanyang headlight, tanggalin natin yung tapalodo, pati yung kanyang mga hub is kailangan malinis yan mga Repa Pips. Oops, teka, dito is may nakita pa akong isang problema mga Repa Pips. Kailangan natin mabuo muna to bago natin umpisahan na isprayan. Siyempre, after natin matanggalan isa-isa yung parts is kailangan natin munang linisin bawat isang parts by parts. Tapos saka natin ayusin itong nabasag dito na parts ng crankcase niya mga Repa Pips. Bali, ito nga palang hub niya sa harap mga Repa Pips. Ilalight na natin yan. Gagamit na tayo ng ibang hub niya. Kumbaga, naisip ko is hub niya ng XRM yung ilalagay natin. At yung stock na part pa rin niya yung dapat na nakalagay. Siyempre, ang ginawa ko is todo bakpak yung ginawa ko dito mga Repa Pips. Kailangan bakrasin talaga lahat ng nakakapit na pintura dito para pagka-inspray natin is maganda yung lapat ng kanyang hubo. Kumbaga, sa madaling salita is strip to metal na siya mga Repa Pips. Bali, itong mga thread na ito is kailangan natin ito dinilisin, tapos tatakpan natin yan ng masking tape para hindi yan mapinturahan mga Repa Pips. Kapag ka napinturahan yan is mahirap ilagay yung tornillo. Bali, pagkatapos natin malinis yung ating rust converter na nilagay dito is umpisa na natin itong epoxy primer. Pagkatapos is i-metallic silver natin to na paint mga Repa Pips.
pagkatapos natin sa ating chassis, dito naman tayo sa ating crankcase cover, mga Repa Pips. So magta-trackbed tayo dito ng cover ng ating crankcase ng TMX. Pero yung kanyang gitna is sinama natin yun sa ating metallic silver na kulay. Bali, kapag gagamit nga pala kayo ng ganitong trackbed ng Samurai, mga Repa Pips, meron itong activator sa taas na kailangan nating i-pop in o kailangan nating ma-activate para gumana yung kanyang hardener, mga Repa Pips. Wala naka-open dyan? Wala, kaya. Meron! Masa, pag iyan niya, idikit-dikit. Wala na, may tinan na talaga yan na. Bali, ganito na yung kinalabasan ng ating TMX dito, mga Repa Pips, at malapit na itong mabuo. Kumbaga, nakatrackbed na yung kanyang engine cover dito. Napinturahan na natin yung kanyang chassis at napalitan na natin yung kanyang mga rim at rayos. So malinis na siyang tignan. So konti na lang at mabubuo na ito, mga Repa Pips.